Yung mga idol, panoorin natin to si Diwata. Bibili na nga siya ng ano, pang pesticide, pantanggal ng mga langaw nga. Kasi nga doon sa Pasay, di ba? Street food nga kasi. At ayun nga, lapitin nga ng langaw. Kaya ito, action na ni Diwata. You know, kinis ng kilikili ni Diwata. Okay, pakinggan natin yung sasabi ni Diwata. Ngayon medyo malangaw. Kaya bumili ako kanina ng temporary para mabugaw yung langaw, para mabawasan lang. Kasi, so ngayon bumili ako ng pangsamantala lang naman ito bumili ako. Kaya lang syempre, hindi pa natin masasabi kung talagang 100% na may langaw pa rin. Pero malaki ang tulong niya para mawala, mabawasan talaga yun yung langaw. Ipakita natin. So nandito tayo ngayon, papunta na tayo doon sa tindahan ko. So let's go. So ayan, sa mga oras na ito, marami na din kumakain. At so nakita niyo yung setup ng tindahan natin, pakita mo nga. So kung nakita niyo yung mga setup natin, so ayan na. Yes. Medyo maluwag na siya, medyo maaliwalas na siya. At sa marami pa rin kumakain. Itong brands na ito, Pasay brands. Inintong ko na, pakita natin yung mga bubong. Tapos, siyempre yung kainan, talagang malinis. Oo. Mababawas. Basta gawan talaga ng paraan. Ayan. Marami nang kumakain, di ba? So, maluwag, tapos very... Pumunta na pala siya ngayon ulit ng ano, Pasay. Ang dami ng tent. Ngayon kasi mayero na siya. Pero para ma-protect pa rin yung mga customers natin, kasi dito walang bubong, so naglagay pa rin tayo ng tent na ilang piraso ng panahin na mas lamainitan. Lagong bago at maluwag na. Pero sa mga gilid mo, guys, bubong na siya talaga. So, yung mayitita. Ayan, bago. Binusukot talaga natin yan. Tapos ito yung binili ko ngayon para maprotektahan yung mga langaw kasi malakas magbugaw ito ng langaw pagkita natin. So yan, nakikita naman natin. Malalaking blower siya. Kaya naman talaga pag dito tumapad pa ganon, talagang walang makadako na langaw kasi para... Ano, lumilipad sila, di ba? Yes, mas so, maganda. Dito ang lakas ng hangin. Bukod sa malamig na... Hindi pa ako nakakarating dito. Sa QC pa lang ako nakapunta. Nandayo naman ako dito. Price nga lang siya. Kasi sa susunod siguro mukhang kulang pa. Pag-ipon ulit tayo para makabili na yun. Mga dalawa pang ganyan. So, ito yung... Kailangan talaga action na ni Diwata yan. Hello, shout out. Kasi nga, pagkain kasi talaga. Ayun, buti meron na siyang ano, blower. Yung isa para salubong sila, di ba? Yung isa paharap doon, dito nakaharap yung isa pa ganun. Yung isa naman paharap doon, salubong sila para yung mga butterfly na lumilipad dito pa lang, pagdaan pa lang dito mabubugaw na sila. So ayan, malaking bagay yan. Dalawa pa lang yan, so kailangan ko pa ng dalawa para pag-ipunan ko pa kasi medyo may kamahalan siya. Kaya ipon muna tayo para makompleto natin dito lahat. Ayan guys ha, nakita nyo naman kung gaano ko din pina-improve itong piso natin sa Pasay. Simula sa bubong, tapos yung mga flooring natin, simento na din. Tapos naging ano na siya, naging maaliwalas na tingnan para sa lahat. Tapos nakikita nyo diba, marami pa rin kumakain. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na wala na daw kumakain sa Diwata Paris. Ngayon gusto ko lang din magpasalamat kay Lord diba, dahil kahit anong batikos nila, basta ang alam ko, siya lang nakakaalam na wala naman tayong ginagawang masama. At hindi totoo yung mga sinasabi ng mga basher natin na wala nang kumakain at kung ano paano pang lumalapas. So naniniwala kasi ako talaga na si Diyos lang may karapatan husgahan ang bawat isa. Walang karapatan husgahan ang bawat tao na kapwa-tao lang din natin. Diyos lang may karapatan mahugas ng isang tao, hindi po sila. So ayan, magpapasalamat lang din ako kay Lord dahil sa mga blessings na dumarating sa akin. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala rin sana ako sa kayo ang buhay. Kaya thank you Lord sa mga blessings. Ano man ang meron ako ngayon. At syempre guys, gusto ko lang din pasalamatan. Hello, shout out. Gusto ko lang din pasalamatan yung mga concerned citizen na habang may nagko-concern, lalo ko namang ginagalingan at lalo ko talagang ini-improve yung kung anong dapat kong gawin para sa ikabubuti ko at ikakaganda ng tindahan ko. Kaya maraming salamat sa mga taong concerned. Kaya sa inyo din ako humugot para magandahin at improve yung tindahan ko. So maraming salamat sa lahat ng concerned citizen. At syempre sa mga supporters ko na naniniwala sa akin, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. At maraming salamat po.